Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 AM Daily Devotion. My name is Russel Ocampo. Kung kayo po'y bago sa channel natin, please subscribe, tap nyo lang po yung notification bell, tsaka yung all. So yung devotion natin ay patungkol po sa Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. At gusto ko lang po na maging positive po tayo lahat. At i-angkla natin yung ating pananampalataya, lalong-lalo na sa mga central passages or central texts, mga importanteng talata sa Biblia, kagaya ng Great Commission. Kasi po, ang internet natin ay binaha ng mga misinformation, misinterpretation, at maling katuruan patungkol sa Bible. Kabilang na dito yung mga katuruan na nagsasabi na yung mundo natin pasama ng pasama, wawasakin yung mundo, gugunawin yung mundo, yun yung mga unbiblical teachings na hindi mo makita sa Biblia. Okay? O kaya misinterpretation of some texts of the Bible. Ngayon po, again, yung Facebook natin, YouTube natin, internet natin, binaha ng mga ganitong misinterpretation of the Bible. Kaya ini-encourage ko po kayo na i-angkla natin yung ating pananampalataya sa talata ng Biblia, lalong-lalo na sa Great Commission, yung mga lalo na central text ng Biblia ito. Ito ay utos ng Panginoong Jesucristo na disipuluhin lahat ng mga bansa. Now, kung yung mundo natin pasama ng pasama at wala na tong kapag-apag-asa, no, kundi pagharian na lang ng Antikristo at tayo ay i-rapture lang. Kasi may mga information na makikita mo sa internet na kala mo biblical, eh yung mundo daw natin ay paghaharian ng Antikristo, lahat ng mga bansa susunod sa Antikristo. Ibig sabihin yung mundo natin pasama ng pasama. Yan po ay salungat, lalong-lalo na sa Great Commission. Ngayon, ano ba sinasabi ng Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi ni Jesus Christ, nilapitan niya yung mga alagad niya kasi ilang sa mga alagad niya nagdududa tungkol siguro sa kapangyarihan niya o sa resurrection niya o kung anumang pagdududa. Sabi ni Jesus Christ, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Lahat ng authority sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Now, kung gusto niyo pong malalim na talagang pagkakaunawa dito, puntahan niyo po yung channel natin. Tapos punta kayo sa playlist. Tapos tingnan niyo tong Paghahari ni Kristo, Doctrine of Ascension. Pag-click niyo yan, is 5 videos yan. Ang tinatalakay ko lang po dyan ay yung ascension, yung pag-akit ni Jesus sa langit. Gaano ka-importante yon? Anong ibig sabihin ng pag-upo ni Jesus Kristo sa kanyang trono at lahat ng authority ibinigay sa kanya ng Diyos Ama? Authority over the nations. Ano pong ibig sabihin nito? Anong implication nito at anong epekto nito sa mundo? So, panoorin niyo po yan kung gusto niyo pong mas malalim ang pagkakaunawa niyo dito sa statement ni Jesus Christ na all authority in heaven and on earth has been given to me. Now, bago po tayo magpatuloy, salamat sa sponsor natin, Anonymous. I tried to, know the name of our sponsor pero wala pong reply. Pero salamat po sa sponsorship at malaking tulong po yan sa channel natin. So, yung teaching po natin ngayong umaga, Jesus has all the authority in heaven and on earth. Si Jesus Christ po, meron siyang all, lahat po, all the authority in heaven and on earth. Maraming mga Christians, pag binabasa tong talata na to, nung sinabi ni Jesus Christ na all authority, para bang ang pagkakabasa nila ay all authority in heaven and none on earth. Parang walang authority si Jesus Christ dito sa mundo, na ang conclusion na lang, pasama na pasama yung mundo, hindi nagkakaroon ng kaayusan. Samantalang ang malinaw na pagkakabasa dito, all authority in heaven and all authority on earth. Hindi mo pwedeng sabihin Jesus has all authority in heaven and some authority on earth. Sabi rito, all authority. So anong ibig sabihin nito? Si Jesus Christ na yung naghahari, that's our point number 2, basahin ko po. Jesus' authority is kingly authority. Jesus Christ is the promised Messiah. At pag sinabi pong Messiah, ibig sabihin anointed king. So si Jesus Christ yung ating king, yun yung authority niya, kingly authority. And his kingdom is both in heaven and on earth. At yung kaharian niya, sa langit at sa lupa. Hindi mo pwedeng sabihin si Jesus naghahari sa langit lang at walang epekto sa lupa. Or hindi mo pwedeng sabihin na si Jesus Christ naghahari sa langit and merong
paghari siya dito sa lupa, pero sa puso lang ng mga mananampalataya. Hindi po ganon. Ang authority ni Jesus Christ, it encompasses all. Lahat sakop niya. Walang area o domain dito sa mundo na hindi sakop ng paghahari o authority ng ating Panginoong Hesukristo. Now, kaya si Satan, angels, demons, and humans are all under the authority of Jesus. Lahat po ay nasa ilalim ng authority ni Jesus kahit si Satanas. Si Satanas, siya yung naghahari dati sa mga bansa, as I've explained many times dito sa YouTube channel natin. From Genesis chapter 3, nung nagkasala si Adan at si Eva, si Satan yung may authority sa lahat ng mga bansa. Pero pagdating ni Jesus Christ, yung authority sa lahat ng mga bansa, kinuha niya. Si Satan, kinick out niya sa kanyang trono, sa kanyang authority. Lahat ng authority, kinuha niya. At lahat ng mga bansa, magiging tagasunod na ng Panginoong Hesukristo. Kaya niya binigay yung Great Commission. Ngayon, kung si Jesus Christ yung may authority at hindi na si Satanas, ibig sabihin, nagsimula na yung kaayusan, nagsimula na yung kapayapaan, at nagsimula na yung paggugobyerna ng Panginoong Hesukristo. It started small, nagsimula bilang maliit, pero palaki ng palaki. Kaya nga makikita mo sa history ng Christianity, history ng mundo, ay yung paglaganap ng ebanghelyo, paglaganap ng church, paglawak ng karya ng Diyos dito sa lupa. At makikita mo na mas maganda na yung kalagayan ng mundo ngayon kung ikukumpara mo 2,000 years ago. Dapat ang comparison mo lagi, ano na yung nangyari, ano na yung naganap sa mundo ever since napako ang Panginoong Hesukristo doon sa krus. Tinan nyo yung bansang Pilipinas, ang dami ng mananampalataya. Dati puro tayo gera, tribal wars. Pero ngayon ang dami ng mananampalataya. Kapag ikumpara mo yung Pilipinas, dat ikukumpara mo ito 2,000 years ago nung napako ang Panginoong Hesukristo doon sa krus. Kasi yung reconciling work o yung redemption o yung restoration, officially nag-start yon doon sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Hesukristo. And he was hung on the cross to draw all people, all nations to himself. Kaya dinadala niya lahat ng mga bansa patungo sa kanyang sarili at patungo sa ilalim ng kanyang paghahari. Ngayon, si Satan, yung angels, demons, kahit masasama pa sila, they're all under the authority of Jesus. Hindi sila equal ni Jesus, hindi sila above Jesus Christ, they're all under the authority of Jesus. At pag nanatili yung mga tao sa kasamaan nila, lahat sila huhusgahan at hahatulan ng Panginoon. Kaya ito, si Satan, mga demons, they are rebels of the kingdom. Ibig sabihin ng rebels of the kingdom, para po dito sa Pilipinas yan, sa Pilipinas, ang may authority sa atin, yung in terms of civil authority, yung gobyerno. Pero meron tayong mga rebelde, huwag ko ng pangalanan, no? Mga rebelde na mga namumundok. Kahit rebelde sila, it doesn't mean wala sila sa authority ng government natin. Under pa rin sila ng authority, but they are rebels. Ibig sabihin, they are illegitimate. Wala silang legitimate authority. Si Satan din ganon. He is a rebel of the kingdom at wala siyang legitimate authority. Ang legitimate authority na kay Jesus. Naunawaan po? Kaya po someday, ito talagang mga naghahatid ng kasamaan sa mundo, wawakasan ng Panginoong Hesukristo. Tatapusin niya talaga. At ginagapi niya na po ang kaaway, lahat ng kapangitan dito sa mundo, lahat ng kasamaan unti-unti habang nag-a-advance ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya number 4, meron lang talagang 2 options. Either we live under the authority of Jesus as followers or as rebels. Dalawa lang talagang option mo kay Jesus eh. Either maging tagasunod kanya o maging rebelde ka sa kanya. Wala pong neutral. Hindi mo pwedeng sabihin na okay, gitna ako. The moment na sinabi mong gitna ka lang, kaaway ka na ni Kristo. Kasi sabi ni Jesus Christ, walang neutrality. It's either you're on my side or my enemy. Mababasa niyo po yun sa Matthew 23:24. Now, ano pong response natin dito, no? Bilang sa katotohanan na ito na lahat ng authority na kay Jesus na. At ang pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo ay siyempre nagkakaroon ng kaayusan. Kung yung matinong presidente nga, matinong hari, yung pinamumunuan niya nagkakaroon ng kaayusan, how much more si Jesus Christ na nasa kanya lahat ng authority? Ibig sabihin, magkakaroon din ng kaayusan dito sa mundo kasi si Jesus Christ na yung naghahari. Amen po ba?
Sana nagigets natin 'to, no? Ito kasi ay isang pinaka-importante, isa sa pinaka-importanteng talata sa Bible. Para po matanggal na yung mga conspiracy theory sa isip natin na nagkakos ng anxiety, kabagabagan, katatakutan, na paghaharian tayo ng Antichrist na sasama yung mundo. Kaya maganda na maunawaan natin na Jesus has all the authority in heaven and on earth. Ngayon, ano pong application natin dito? Number one, kakape lang po muna ako. No? Number one, live as citizens of the kingdom and followers of the king. Mamuhay po tayo bilang citizen of the kingdom. Citizen po tayo ng Pilipinas, pero ang priority natin, maging citizen ng kaharian ng Diyos. At tayo po ay follower ng King, King of Kings, ang ating Panginoong Hesukristo. Merong mga authorities na in-established over us, mga human leaders. Kaya every time na sasalungatin nila ang ating Panginoong Hesukristo, who is the King of Kings, dapat salungatin din natin yung mga inuutos sa atin na mga mali, na labag sa kautosan ng ating Diyos. Bakit? Kasi ang loyalty natin na kay Jesus, wala sa boss natin, wala sa mga leaders natin sa trabaho, wala sa leaders natin sa gobyerno, wala sa mga kapulisan, wala sa kahit sino mang human leaders. Ang loyalty natin nasa Panginoong Hesukristo. Kung gusto mo magkaroon ng transformation sa mundo, eh dapat ang authority mo si Jesus. Kasi ang mga tao, ang tendency nila maging corrupt. At pag sumunod mo yung corrupt, sasama talaga yung mundo. Pero si Jesus Christ, he has all the authority. At ang hinihingi niya sa church, sa mga tagasunod niya, loyalty. Kaya ang loyalty natin na kay King Jesus eh. At kung dumami, at I believe, madidisipulo talaga yung maraming tao sa mundo at dadami yung follower ni Jesus, magkakaroon talaga ng transformation dito sa mundo. Because many people will live as citizens of the kingdom and followers of the king. Number two, we can expect that Jesus will finish off all the rebels of the kingdom. Wawakasan, tatapusin, a-annihilate, uubusin ng Panginoong Hesukristo talaga lahat ng rebelde sa kanyang kaharian. Yan po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, na sinimulan niya yung pagsakop sa mundo at winawakasan niya lahat ng kasamaan dito sa mundo at ang huling kaaway ang kamatayan. We can expect that all mauubos po ang mga rebelde sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon ang tingin ko nasa early church pa lang tayo. Sobrang dami pa ng gagawin ng Panginoong Hesukristo para magkaroon ng kaayusan dito sa mundo. Tingin ko yung history natin matagal pa, no? Marami pang gagawin ng Panginoong Hesukristo. At 2000 years ago up to our time, nakita natin ang dami nang na-accomplish ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, and we can expect that the gospel of the kingdom will continue to transform the world. At may expect po natin na palaganap ng palaganap yung ebanghelyo, padami ng padami yung membro ng kaharian ng Diyos at pakonti ng pakonti yung mga tao na sumusunod sa kasamaan. Number three, believe that the authority of Jesus will transform the world. Again, kung si Jesus Christ na yung may authority sa mundo at kung si Jesus na yung merong nasa kanya na yung paghahari, ibig sabihin ng pinaghaharian niya nagkakaroon ng kaayusan. Isang matibay na example niyan, ikaw at ako at lahat tayo na nagki-claim na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba tayo nababago? Hindi ba tayo na-transform? Kung i-compare natin yung buhay natin in the past, wala bang pagbabago sa atin? Kasi kung walang nagbago sa atin, baka maniwala nga ako na pasama ng pasama yung mundo. Kaso nga, ang makikita mo sa Bible at hanggang sa panahon natin ngayon, kapag ang Panginoong Hesukristo pumasok sa iyong buhay, nagkakaroon ng pagbabago. Binabago kanya araw-araw. You're being transformed from one degree of glory to another. Kaya po, yung authority ni Jesus Christ over all things, yan ay maghahatid ng transformation sa mundo. Kasi kalapastanganan na sabihin natin na si Jesus Christ, he has all the authority, pero sasabihin mo yung kanyang pinaghaharian, pasama ng pasama. Parang mong sinabi na walang silbi yung authority ni Jesus at parang mong sinabi na yung authority ni Jesus walang epekto sa mundo. Kaya kailangan mong manampalataya na yung authority ni Jesus will transform the world. Kung ikaw pinagharian ng Panginoong Hesukristo, nagkakaroon ka ng pagbabago,
how much more yung sinabi ni Jesus Christ na all authority on earth has been given to me. Ibig sabihin yung earth, magkakaroon din po ng transformation. At nagkaroon na ng malaking pagbabago yung mundo. Kung ikukumpara mo yung mundo ngayon sa mundo 2,000 years ago, kahit yung bansang Pilipinas, animistic. Sinasamba natin kuweba, araw, buwan, at kung ano-anong mga creation. Tapos, puro tribal wars dito sa Pilipinas, nagigera yung mga tribu-tribu. Pero ngayon, ano nang na-accomplish ng ebanghelyo? Nagkaroon na ng isang buong bansang Pilipinas na mapayapa. Hindi naman tayo na yung mga Manileño, hindi naman nakikipagdigma sa mga taga-Bisaya at taga-Mindanao. At wala nang namumugot ng ulo dito sa Pilipinas. Dati pumunta ako sa isang tribal group dyan sa norte. At pinapakinggan ko yung mga istorya nila na puro rites of passage yung pamumugot ng ulo. Ibig sabihin, kapag pumunta ka sa kanila, parang privilege pa nila na mapugutan kanila ng ulo bilang isang rites of passage. So, ngayon wala nang ganun sa Pilipinas kasi yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ang layo na ng narating, ang layo na ng pagbabago, ng transformation na hatid dito sa mundo. And we can expect that the world will continue to be transformed for the better at paayos ng paayos yung mundo natin. Kailangan mo lang talagang i-compare yung panahon natin ngayon sa panahon ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago nung pinaghaharian pa ni Satanas yung buong mundo. Again, yung paghahari ni Satan from Genesis chapter 3 hanggang sa cross. Pero mula sa cross ng Panginoong Jesucristo hanggang sa kasalukuyan, lahat ng authority na kay Jesus na. At lahat ng pinaghaharian ni Jesus nagkakaroon ng kaayusan. So number 4, be the change you want to see in the world. Ang pagbabago po na gusto mong makita sa mundo, eh dapat magsimula sa iyo at sa akin at sa ating lahat. So, be the change you want to see in the world. Gusto mo ng transformation sa mundo? Eh, kailangan muna magkaroon ng transformation sa mga nations. Ito yung sinabi ni Jesus Christ, i-disipuluhin nyo lahat ng mga bansa. Pero para magkaroon ng transformation sa nations, sa communities muna. Bago sa communities, sa mga pamilya muna. Bago sa pamilya, sa sarili mo muna. So, kailangan magsimula yung pagbabago sa iyo. You make sure that you're loyal to Jesus. At kung anong pinag-uutos ni Jesus Christ, yun yung sinusunod mo. That's the beginning of transformation from you through your family and to your family and to your communities. So, magsimula ang pagbabago po sa ating mga sarili. Kaya po, para sa discussion natin, how can you be part of the transforming power of Jesus? Dapat po, magkaroon ng transformation, tayo muna ang ating mga sarili. At kung makikita ng mga tao yan sa paligid natin, transformation natin, nakakahawa po yan sa mga membro ng pamilya natin, mga kaibigan, at sa ating komunidad. So, napakagandang tanong na magandang i-discuss natin. How can you be part of the transforming power of Jesus? Ang ganda-ganda ng pagtingin mo sa Great Commission. The Great Commission will transform the world. Pero how can you be part of that? Kung ikaw ay optimistic kagaya ko, how can you be part of that transforming power of Jesus? Para po sa ating panalangin, Lord, I believe that all nations, all authority over the nations has been given to you. Kaya po, help me to become part of the discipling of the nations. Malalaman mo pag nagmamature ka na sa pananampalataya kung ito na yung panalangin mo. Lord, tulungan niyo po ako maging parte ng ginagawa niyo dito sa mundo. Help me to become part of the discipling of the nations. Malalaman mo kapag ikaw ay immature pa sa pananampalataya, kapag ang laman ng panalangin mo niyan ay pengi nito, pengi noon. Pag puro blessings lang, pag ang tingin mo sa Panginoon ay provider lang, at ang tingin mo sa Diyos ay problem solver lang. No? God is there for you. God is there to serve you. God is there to provide all your needs. Pag hanggang dun ka na lang, ibig sabihin, kung yun lang ang laman ng panalangin mo at puro yun lang iniisip mo, that's the sign na ikaw ay immature pa sa pananampalataya. Pero kung ang panalangin mo sa Diyos ay, Lord, nakikita ko na ang ginagawa niyo sa mundo ay redemption, restoration, healing, renewal, I want to be part of that and use me, Lord. Pag yan ang laman ng panalangin natin, that's the sign of maturity. Lumalago ka na sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo at lumalago ka na rin sa iyong pagsunod sa Kanya. So ito po yung gawin nating panalangin mamaya, no, right after this devotion. Help me, Lord God,
to become part of the discipling of the nations. Help me, Lord God, to become part of the Great Commission. Kung meron po ay natutunan dito sa devotion natin, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends bilang isang pagtupad na rin sa Great Commission ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po natin kalimutan na iangkla yung ating pananampalataya sa Great Commission ng Panginoong Hesukristo. At though yung internet ay binahan ng mga misinformation, misinterpretation about the Antichrist, about the world getting worse and worse, pasama na pasama yung mundo, leading to rapture, leading to the reign of the Antichrist at lahat ng mga bansa susunod sa Antikristo, eh, I hope dito po sa devotion natin nakita natin yung Great Commission na dapat nakaangkla yung ating pananampalataya sa sinabi ng Panginoong Hesukristo na lahat ng mga bansa gawing alagad niya at ito po ay magtatagumpay. So magkita-kita po tayo bukas ng umaga dito sa ating 5 a.m. daily devotion. Balikan po natin ang Great Commission. Mas lumalim tayo sa pagkakaunawa nito at maging positive tayo about the future at maging parte tayo sa ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Yun lamang po. God bless you. See you tomorrow, 5 a.m. po.